Alam po na ano po yan. Tatlo, actually apat po yan. Yung isa na ano pa sa istante, ganyan rin po, from BNB naman yun, Black Mamba. Na yun ang unang-una po, ano, unang-una po gawa kasi gumawa po ng studio series niyan. After ng studio series, kinopya po ng BNB yan, Black Mamba. Na kung paano po nagawa yun sa studio series, ay gano'n na gano'n rin po ang ano, ang pagkagawa. Ang announcement po lang nila na idinagdag doon ay yung pink, yung kulay. Dahil yung sa studio series ay ano po, kumbaga dahil yung ano, pagkakulay po, hindi po ganong maganda ang pagkagawa ng kulay. Pero ang ginawa po ng Byway, in-enhance po lahat. Maliban dun sa kulay, maliban dun sa pag-transform, pati yung mga itong sapit na ito, inayos po niya lahat. Ito, binigyan po tayong set of blaster, yung blaster na yan, kasi napakahirap na makahanap yan. Katulad sa Yolo Park, wala po sa blaster na pansin nyo. Makakakuha ka po ng blaster kay Yolo Park pagka in-order nyo po si, ano, si Rhinox. Ganun po ginawa nila. Yung si Rhinox po, yung ano, yung ano, hippopotamus, ay ano. O, parang hippo siya, hippo yata siya. Rhinosaurus na dinosaur. Na yung pagka inabil mo sa Yolo Park, yung set of blaster ni Optimus Prime ay nasa kanya. Parang yung si Bumblebee na Yolo Park, pagka gusto mong yung blaster ni Bumblebee at saka yung face mask niya, naka-face mask siya, dapat mong i-avail yung si Cheetor na kay isinama kay Cheetor. Technique po ng mga ano yan eh, mga manufacturer yan eh, para kumuha ka po ng figure na ganun. Kasi kung gusto mo yung figure mo ay ano, ay maging kumpleto, katulad si Optimus Prime, kung gusto mong i-pose siya na may blaster, o kailangan mong i-avail yung ano. Which is okay naman po yung ano, si okay naman po pagkagawa ng mga basta Yolo Park. Kaya lang, for me po ay siyempre hindi naman po ganun kaan yung ating budget. Kumbaga, kaya nga inaano ko po sa inyo sa ating mga pagla-live tsaka pag-review ng ganyan. Kaya natin ginagawa to para, kumbaga, makita nyo po kung ano yung maganda. Kung papipiliin po kayo, kung ilin dyan ang bibili nyo, kung ang pera nyo ay doon lang aabot, yan po yung comparison. Na kung marami lang po tayong budget, pwede po natin kunin lahat yun. Pero in time, katulad dyan, makukuha rin po natin yan, parang ganun yun eh. Lalo sa tulong po ng nyo, no, panonood nyo po sa ating mga video, ay mamonetize tayo. Meron na po tayong gagamitin na para pang-suporta po sa ating mga action figures na sinoshowcase sa ating YouTube. Katulad yung mga yan, wala pa pong review yan, hindi ko pa po nare-review yan. Mga Transformer na collection ko, dahil luminto po tayo sa paggawa ng video sa kanila. Kaya pagka naumpisan po naman natin ngayon na mag-review ng mga toys, ay marami na po tayong mare-review. Kasi yung iba po yan, katulad ko, andito po yung kanilang mga brown boxes, then original boxes. Pero yung iba, wala na talaga boxes dahil sa tagal ng, ano, sa tagal na naka-stock, kasi nasisira po yan. Either inaanay or nauulanan or nasisira na alikumukan. Pero ang importante po dyan, yung figure. Kasi yun ang binili mo dyan, eh, katulad yung mga figure na yan. Kaya nga ako, bumili ako ng mga cabinet na paglalagyan sa kanila. Kung ikaw yung nag-invest sa mga toys mo, kailangan mag-invest ka rin doon sa mga cabinet nila. Kasi masasayang po yung mga figures kung halimbawa, maaalikabukan sila ng gusto, mga ngalawang sila. Kasi may mga screw po yan. May mga metal parts na ginamit. Ay, yung mga metal parts na yun, ay yung iba po ay may posibilidad kalawangin. Kaya kung wala po siyang proper na estante, wala siyang mga paglalagay na nakasecure sila, ang mangyayari po ay masasayang po yun, marurumihan po sila. Kaya much better na meron po tayo talaga na ganun. At ang isang kulang pa po dyan sa may pinakita natin dyan,